Hello, Pisces. Tignan natin ano itong mga messages na naghihintay sa'yo sa next 7 days. Thank you so much for being here, no? Yung mga palaging nag-aabang, sumusuporta at datihang subscribers. And kung bago kayo dito, please don't forget to subscribe and tap the bell icon. Maraming salamat din po dun sa nagpadala ng super thanks. Sobrang thankful po ako sa inyong generosity and support. At kung gusto nyo rin guys magpadala ng super thanks, hanapin nyo lang yung heart shape icon na may S sa loob, bandang right side. And kung gusto nyo naman mag-join na membership, tumingin lang kayo dito sa left side, makikita ninyo yung join button. At para dun sa mga may gusto ng private reading, PM kayo guys ha, mag-PM kayo sa Purple Tint Facebook page. Paki-like and follow na rin, hanapin nyo lang yung link at details dito sa description ng ating video. So, hindi ako mag-entertain guys ng comment. Mag-PM po kayo directly. Private message, no? Para kayo ay aking ma-entertain. Uy, so nakikita ko may element ng travel dito. May ship ka kasi and may cavalier. So, yan. Pwedeng ito ay travel. Pwedeng ito ay changes. So, yan. May naghihintay sa iyong good news. Isa pa yun. Ayan. You have the cavalier. So, may good news na paparating sa iyo. No, nakikita ko rin dito na merong naghihintay ng opportunity sa iyo. Yung iba, pwedeng mag-travel by sea. By boat. So, asahan mo na may pag-usad yung mga ano, yung mga bagay-bagay, yung sitwasyon, no? Merong ano dito, may movement eh, may paggalaw, may pagbabago, may progress, no? Meron ding ano, bata dito, so para dun sa mga may anak diyan, pwedeng ito ay about something about your child. Or someone na, no, yung nasa pangangalaga ninyo, no? Pwedeng bata, anak mo man yan or hindi. Kung hindi naman yan actual na person, pwedeng ang ibig sabihin lang ng child is a new beginning para sa inyo, no? So, ayan. Pwedeng magsisimula ka uli itong susunod na 7 araw. Pagiging, ano yan, pagiging positive. Kasi yung mga bata, di ba, inosente, wala silang iniisip na mga masasama. Pure pa yan eh. Ibig sabihin lang yan kung ikaw yan or yung person involved sa'yo. Ang ibig sabihin lang yan, pagiging pure ng puso, pagiging pure ng intention, pagiging innocent. No? Okay. Pwede naman yung iba kung if you are having difficulty sa mga dealings ninyo sa ibang tao, it is because merong someone who is immature. Pwedeng ganun, no? So, pwedeng may immature energy din dyan sa paligid mo. When it comes to your love life naman, Pisces, you have let go of control issues. So, ayan. Merong controlling sa inyo ng person mo. Hindi ko alam kung ikaw ba tong controlling o siya. So, see, alam nyo na ibig sabihin nun, gusto niya siya yung nasusunod or wala kayong ano eh, parang nasasakal kayo, wala kayong freedom dito or basta masyadong domineering or mahigpit or insecure tong person ito kasi kinokontrol niya eh, no? So, it's either ikaw yung kumokontrol sa kanya or ikaw yung kinokontrol niya. So, ang sinasabi dyan is let go. Kung ikaw yung kinokontrol, gusto mo sigurong makalaya. Gagawa ka ng paraan, no? Para, alam mo yun, yung ma-break itong control issues na to. So, meron ding passion, insane chemistry. So, saan mo magiging maganda yung ano, chemistry ninyo this week? Kaya, no? You really like each other equally, guys, ha? So, pantay yung pagkakagusto ninyo sa isa't isa and yan, nai-enjoy nyo talaga yung isa't isa kasi yan, no, you are having fun together. Oh, pagdating sa family nyo, maganda rin. No? There's a rainbow after the rain. So, ayan, kung nagkaroon man kayo ng mga problema, pagdating sa family,
sa sitwasyon ninyo, asahan ninyo na lilipas na yung storm at ito na yung rainbow. Ibig sabihin, papunta na kayo sa magagandang happy moments na yung mga susunod after the storm. So, magiging happy na kayo, magiging together again, magiging kumpleto, magiging masaya na kayo uli. So, meron kang makaka-encounter dito na pwedeng kapareho mong water sign, Cancer, Scorpio, o Pisces. Pwedeng energy mo lang to, pero nakikita ko talaga dito may energy ng anak. Merong energy dito ng someone who is younger than you, or pwedeng energy talaga ng pagiging immature, no? Okay, sa tingin ko, kung sino man tong person na to na tinutukoy, ikaw man yan, o kung sino man yung person na yan, ang ano lang dito is, ano pa, hindi pa siya ganun ka-emotionally matured para tanggapin itong bagay na to, or pumasok sa isang very serious relationship. So, ibig sabihin lang yan, marami pang experience na, ano, na kailangan tong person na to para mas, alam mo yun, mas maging matured siya, no? So, yan, pwedeng yun. Pwede rin naman ito na tumutukoy talaga sa anak mo, no? So, merong good news para dun sa mga magulang dyan na Pisces tungkol sa inyong anak, no? May magandang balita tungkol sa anak ninyo. So, pwedeng, kung person itong tinutukoy, this one is rather someone who is sensitive or intuitive, no? May pagka-psychic or magmataas yung intuition, pwede rin na ito ay very artistic person, very creative, no? So, kung yan yung mga description na yan, kung sino man yung person na yan, you also have the Emperor card, no? So, yan, may encounter ka rin Aries person, someone who is a figure of authority, kung sino man itong authority na to sa kalagayan mo ngayon. No? Pwedeng ikaw yan, na ikaw yung in charge about something, ikaw yung nangangalaga, ikaw yung may responsibility sa mga nasasakupan mo or mga kasama mo. Ito ay pagiging ano eh, mag-take ng responsibility. Okay? O, basta may, kung meron dyang parang ano, yung energy na bata, meron din ditong parang energy ng parent or someone, yung guardian o mas matanda na nakakasakop sa kanya or nangangalaga sa kanya. Pwede naman ito also a promotion para dun sa iba dyan, baka kayo naman ay makatanggap ng promotion or ano, yung magkaroon kayo ng panibagong assignment or project, no? So yan, pwedeng yan. Ikaw yung magiging in charge about something. Ikaw yung magmamanage, yung mamamahala, ayan. Kumbaga, ikaw yung sasalo ng mga responsibility. Ikaw din yung magte-take ng blame kung sakaling if something goes wrong, no? Diyan sa sinasakupan mo. Kasi ikaw in charge dyan eh. So, pwedeng ikaw yung magtake ng blame na responsibility, no? So, meron ka rin Six of Pentacles. No, nakita ko, this is an equal give and take of energies. Okay, so pwedeng ikaw ay makareceive. Pwede ka makatanggap, pwedeng ikaw rin yung magbigay. Okay? So, pagdating sa relationship, this is a mutual relationship wherein 50-50 yung bigayan ninyo. Ibig sabihin, pantay yung energy exchange. Patas. Okay? So, for your closing message, Pisces, you have a big no. Okay? Kung ano man itong tinatanong mo, sa isip mo, ang kasagutan ay hindi. Okay? Thank you so much for being here, Pisces. Ito yung mga messages para sa'yo itong susunod na 7 araw. Don't forget to comment, like, share, subscribe, and tap the bell icon. Take care, Pisces. Kita-kits sa ating next reading.